guys, welcome back to my vlog. Ayan, isang video na maipapamalas ko sa inyo upang magbigay ng idea at kaalaman. Ayan, ano guys, i-update ko lang kayo sa ating tanim na tambo dahil ngayong buwan na February ay taglabasan ng mga bulaklak ng ating tanim na walis tambo. Ano? Ayan, ito ay ating i-update nga sa inyo. Kung makikita nyo nga, hindi para-parehas yung paglabas ng kanilang bunga. Yung iba naman ay maiksi pa. Gaya nito, maiksi palabas pa lang siya. At yung iba naman ay mahaba na, kung makikita nyo, yung ganito. Mga 2 weeks o 3 weeks guys, makaka-ani na tayo dito yung ibang mga unang lumabas na bunga. Ano? At siya nga pala, mayroon tayong dalawang variety na tanim na walis tambo. Ano? Ayan, ipapakita ko sa inyo ano, kung anong variety ito. Ano? Ayan. Ayan guys, ito guys yung ating tanim na isang variety. Ano, kung mapapansin nyo nga, ang kanyang bulaklak ay green na green. Ito guys yung native na walis tambo. Ano, ito'y tumutubo sa mga preskong lugar gaya ng mga tabing ilog. Ayan, ayan, at mahaba rin ang kanyang uhay. Ano guys, at isa rin ito guys sa pinakamatibay na walis tambo, yung gantong native na walis tambo. Ano, at ang kanyang dahon naman ay green na green. Ang bulaklak dito guys, kapag ibinilad natin, ano, kahit tuyo na siya, green pa rin ang kanyang bulaklak dahil ito ay native nga. Ano, nagiging yellow lang to kapag matagal lang na-stack, unti-unti nagiging yellow siya. Pero kapag katutuyo pa lang to, ito ay green na green. Ayan, ayan, mahaba rin ang kanyang uhay. Kaya ito ang napili kong itanim. Ano, at ito naman isa guys, ayan, itong isang to, ito yung kung tawagin sa amin ay putian. Ayan, ang kanyang kulay ng bulaklak ay nagye-yellow green o light green. Ayan, at mahaba rin ang kanyang uhay at malalaki. Ayan, ano guys, at ang kanyang dahon din naman ay light green din ang kanyang dahon. Kapag ito ibinilad naman natin, kapag ito ay natuyo, maganda ang kulay nito, kulay yellow. Ayan, maganda ang kulay nito, yung gantong klaseng variety. Ayan, kung mapapansin nyo ngayon sa personal, light green lang ang kulay ng dahon nito. Ayan, yan guys, ng variety ang ating mga tanim. Ano, dalawang klase. May mga ibang klaseng variety rin naman na walis tambo. Yung isa nga wala tayong tanim nun dahil hindi tayo nagtanim nun, dahil maiksi ang kanyang uhay o bulaklak. Nagbabayolit naman ang kanyang bulaklak, pero hindi na tayo nagtanim nun dahil nga maiksi. Hindi gaya nitong tanim kong tong dalawang klaseng variety, tong dalawang klaseng to, magaganda ang kanyang quality ng bulaklak, lalo na yung native matibay. Ayan guys, at ipasyal ko kayo sa ating tambuan. Papasyal ko kayo sa ating mga tanim na walis tambo. Ano? So, ayan, kung mapansin nyo nga ay mataas pa sa akin. Ayan, mga yun nga, 2 weeks or 3 weeks, makakaanin tayo dito sa ibang mga unang lumabas na bulaklak. Ayan, ayan, hanggang to guys sa dulo. Ayan. Medyo maulan-ulan pa nga dito sa amin. Pa tayo dun sa pinakagitna. Ano guys, ayan, talagang mahirap guys mag-shot dito kasi ang mga dahon nito ay matalim. Ayan, ayan ang ating mga kanin na walis tambo. Ano, kung tawagin nga ay soup broom sa English. Ayan, hanggang to dun sa dulo. Thank you.
Hanggang dito lang muna ang pag-update ko sa inyo sa ating mga tanim na walis tambo. Ano? Sa susunod na pag-ani na naman, yan, pakita na naman natin yun sa inyo hanggang sa paggawa. Ayan, kung nagustuhan nyo ang ating video, paki-subscribe and like and share na lang guys, at paki-pinot ang notification bell para updated kayo sa ating mga video. Ano? At maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito lang ito, Malas TV, nagbibigay ng idea at kaalaman. Bye-bye!